Kamusta mga Lodi? May rason kung bakit pinindot mo ang play button at pinapanood mo ngayon ang video ito dahil ngayong araw, ikaw ang bida. Oo, tama! Ikaw bilang Pilipino, meron akong napakahalagang kwento sa'yo. Ano, ready ka na? Tara, kape tayo! Darating kasi ang araw, nagigising muli tayo at kailangang mamili muli ng bagong mga mamumuno sa ating bayang Pilipinas. Ang tanong, hahayaan na lang ba nating mapuputol ang napakagandang nasimulan ng Administrasyong Duterte? Na kahit may pandemya, ay ramdam pa din ng bawat Pilipino ang tunay na pagbabago. Nako, ano na lang kaya kung walang pandemya? Narito ang mga dahilan kung bakit Duterte pa rin sa 2022 at kung bakit gustong-gusto pa din ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagbabago. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-share ang bidyong ito para mas maraming dilaw pa ang maiinis mas maraming Pilipino pa ang maging proud sa mga ginagawa ng gobyerno para sa bayan. Hindi man perpekto, pero ramdam mo at nakikita mismo ng iyong mga mata. We'll make next few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth equitable in the country. Wala na sigurong makakahabol pa sa bilis ng administrasyong ito sa pagpapatayo ng mga infrastruktura sa ilalim ng Build Program. Yung ilang oras na biyahe ngayon ay minuto na lang at makakarating ka na sa iyong paroroonan. Wala ring tigil 24 oras ang pagpapagawa ng konkretong kalsada tulay sa mga probinsya. Dahil dito, mas mabilis na ang takbo ng ekonomiya. Sa mga paliparan, hindi lang laglag bala ang winasak ng Pangulo, bagkos mas pinaganda pa ang serbisyo at mga pasilidad nito. Nabawasan na rin ang trapiko sa kalakhang Maynila dahil sa mga dagdag na mga skyways at mga tulay. Parating na rin ang mga subways and tunnelways projects. Ang dating kawawang mga atleta, ngayon ay meron na mga bagong pasilidad na pang-international ang standards. Hindi bola, totoong tapang at malasakit ang pinapairal ni Tatay Digong. Kaya naman, naging pamantayan na ang kanyang liderato sa mga local government unit. Ika nga eh, the Duterte effect na kung saan kinokopya ng maraming estilo ni Tatay, tapang at malasakit. Sa laki ng malasakit niya sa bayan, siya lang ang pangulong hindi takot sa mga teroristang NPA. At tahasan niya pang sinasabing uubusin sila. At dahil dyan, libo-libo na ring mga rebelde ang bumaba at bumalik sa gobyerno. Corrupt, drug lords, drug protector, tapos ka kay Tatay. Hindi man perpekto, pero ito lang ang administrasyong nagpapaalala sa atin kung gaano pala kalaki ang pera ng gobyerno na pinagpiestahan lang ng mga nasa gobyerno noon. Kahit araw-arawin pa ng mga yellow mites ang paninira sa bawat galaw ng Pangulo, nananatili pa rin malakas si Tatay sa puso ng bawat Pilipino. Si Duterte lang sa kalam mga Lodi! Kaya lang, itong mga plano at mga proyektong darating pa sa ating mga buhay ay nanganganib kung hahayaan nating maghari muli ang mga politikong iba ang mga hangarin. Kailangang merong magpapatuloy sa laban ni Tatay. Yung kasing tapang at kasing talino niya. Yung kasing taas ng lipad ng isang agila ang malasakit para sa Pilipino. Pero hindi na mahirap ang hanapin kung sino ang susunod na maging leader ng bansa sapagkat ramdam naman natin kung sino ang sinisigaw ng maraming Pilipino sa ngayon. Isang babaeng agila. Usa ka babaeng Bisaya, probinsyana o
abugada nga adunay dakong kasing-kasing sa mga pobre. Babaeng tagapagtanggol na hindi rin mapapantayan ang mga nagawa bilang isang mayor ng Davao. Sabay-sabay tayo sa paglipad ng babaeng agila na si Inday Sara. Tuloy ang pagbabago sa 2022. Pakiramdam ko, lumalakas ang loob ko dahil sa inyong lahat. Magkaisa po tayo para sa ating bayan. Sara all! Sa susunod na mga video, pag-uusapan pa natin kung bakit karapat-dapat nga maging Pangulo si Inday. Kaya naman, huwag kalimutang i-like, share, and follow our page.